Magandang gabi po sa bawat isa. Sa gabi pong ito, ihayag natin ang katagumpayan para sa gawain ito. Magsimula po tayo sa panalangin. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Iyuko po natin ang ating mga ulo at tayo po ay pumikit. Heavenly Father, we glorify your name in the midst of this gathering. Salamat po, Panginoon, sapagkat inallow niyo po, Lord, na mangyari ang gawain ito. Na Lord, despite of all the things that's happening around, Panginoon, tunay ngang sinamahan mo pa rin kami, O Lord, at inallow niyo po pa rin, Panginoon, na ang gawain ito ay magsimula. Dalangin ko po, Panginoon, na pakalinisin niyo po ang puso ng bawat isa, especially, Lord, yung gagamitin mo sa harapan, na sa oras na ito, hayaan mo, Panginoon, na linisin o maging malinis ang aming mga desire, ang aming mga mithiin sa mga oras na ito. Dalangin ko po, O Diyos, na sa bawat tatayo, Panginoon, ay ikaw ang siyang manguna, ikaw ang siyang makita, ang kadakilaan mo, Panginoon, ang siyang maihayag sa buhay ng bawat isa. At ganun din, Panginoon, dalangin ko po sa gawain ito na ang bawat makakapakinig, Panginoon, ay ikaw ang siyang mangusap. Na Lord, sa oras na ito, ang bawat isa ay magiging mas malago pa at mas marami pang matututunan tungkol sa inyo. At higit sa lahat, Lord, ay aming mga buhay ay magiging mas maganda pa kaysa noon. Maraming salamat po, O Diyos, tunay nga na sa iyo ko po itinataas ang bawat isa, O Lord, na makita namin sa oras na ito kung bakit ka napako sa krus, kung ano yung dahilan at kung ano yung pinakamagandang regalo na nakamtam namin, Panginoon. Noon na hindi matatapos ang gawain ito na wala kaming narinig o wala kaming walang nagbago sa aming mga puso o sa aming mga pananaw. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. My joy to all.
Amen. Yun po, purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood ngayon sa kani-kanilang bahay. Welcome po sa gawain ng Diyos dito sa JCC Yapabahay. And ito po ang 7 last word of our Lord and Savior Jesus Christ on the cross. First word, Luke 23 verse 33 to 34. And when they came to the place that is called the Skull, there they crucified him and the criminals, one on his right and one on his left. 34. And Jesus said, Father, forgive them for they know not what they do. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. This is the exact word of Jesus while he was dying on the cross. So, sabi dito, Father, doon po makikita natin yung relationship between Jesus Christ and the Father. He calls upon the Father while he was on the cross dying. So, sabi rin po dito, personally, I asked myself na sino kaya itong tinutukoy ni Jesus na them? Sino yung gusto niyang i-forgive? Forgive them. Ito kaya yung mga tao na bumugbog sa kanya nung papunta siya ng Mount Calvary, or people who scourged him, or people who mocked him and gave him crown of thorns, or yung kaya yung nag-stab sa kanyang gilid, or yung pumako sa kanya sa cross, or maybe pwede rin sila Caiaphas and the high priest of Sanhedrin who sentenced him to death, or yung crowd nung papasok siya ng Jerusalem na days later demanded to crucify him, or Judas who betrayed him, or his disciples who deserted him, or Peter that denied him 3 times. Or mga kapatid, could it be you and I who sin against him every single day? So kapatid, I believe na Jesus died on the cross because of our sins. And sabi din po dito, for they know not what they do. Clearly, sabi po ng Panginoon dito,
Jesus shows his deity and power bago pa po siya ipako sa cross. Nung time pa lang po, nung mga panahon na yon, nag-miracle na si Lord Jesus Christ, pero anong ginawa ng mga tao? Pinako pa rin siya sa cross. And ignorance is not an excuse. And we deserve to be punished. Pero sabi ni Jesus habang siya ay nasa cross, ay, Father, forgive them. Diba? What an amazing act of love. Diba? Pwede naman sabihin ni Jesus na, Father, condemn them. Diba? Pwede niya sabihin yun kasi siya yung Panginoon. May authority siya na i-condemn yung mga tao na yan. Pero hindi. Instead of thinking of himself, Jesus, inisip niya pa yung ibang tao. And then, what an amazing display of love, forgiveness, and mercy. Jesus is willing to forgive us even we don't realize that we are sinning against Him. Jesus shows why He came and what He can do, and that is to forgive. So, what does it mean to us? Maybe there is someone in our life na nasaktan tayo or offended us. So, natapos, we are struggling to forgive them. Like, kunyari, family natin, kaibigan natin, boyfriend, girlfriend natin, office mate or schoolmate, maybe churchmate na hindi na talagang offended us. Kapatid, if Jesus Christ is quick to forgive us, how much more we extend that same level of forgiveness for those who hurt and offended us. So yun mga kapatid. Kapatid, my encouragement today is to receive the forgiveness na in-offer ni Jesus Christ sa atin. Turn away from sins. Maniwala tayo na namatay si Christ para sa ating kasalanan. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Mga kapatid, walang kasalanan na mas malaki kesa sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun lamang po. God bless. Thank you. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan, so thank you, Brother Lindon, for the first word. Ayan, so let's proceed to second words ni Jesus Christ. So matatagpuan po sa Luke chapter 23, verse 43. Jesus answered him, "I tell you the truth, today you will be with me in paradise." So intro po tayo. This scenario took place in Golgotha, where Jesus Christ crucified together with the two criminals, one on his right and one on his left. So, ang isa po doon, isa sa criminal doon is minak niya si Jesus on the cross. And then the other criminal justified the holy Jesus. So, ito po yung naging scenario in this verse. Ayan po. So, now let us read Luke chapter 23, beginning from verse 39 up to verse 43. Okay. One of the criminals who hung there hurled insults at him. "Aren't you the Christ? Save yourself and us." 40, but the other criminal rebuked him. "Don't you fear God?" he said, "since you are under the same sentence." 41, "We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong." 42, then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And then the last verse, Jesus answered, "I tell you the truth, today you will be with me in paradise." Amen. So, kung titignan po natin sa verse 39, one of the criminals mocked Jesus,
So hindi lang po yung soldiers, hindi lang yung mga religious leaders yung nang insulto, yung tumuya kay Jesus Christ, but also yung isa sa nakahang sa cross, yung isa sa criminal na yon. Pero tignan po natin sa verse 40, but the other criminal rebuked him. So yung isang criminal na yon, ni-rebuke niya yung kapwa niya criminal na nagma kay Jesus. Sabi niya, "Don't you fear God? Since you are under the same sentence." So habang binabasa ko po ito, parang nagsingin sa akin, siguro kulang na lang sabihin nung criminal na yon na mamamatay ka na, nagmamataas ka pa. Parang ganun. Parang mamamatay ka na, imbis na may chance ka pa, hindi mo ginawa. Parang ang ginawa mo, nagmamalaki ka pa. So ganun, parang ito yung nababasa ko dito sa verse na to. Kaya sabi niya, parang gusto nang sabihin dito na may chance ka pa malapit na yung oras na mamamatay tayo kasi nga dahil paparusahan na tayo, may chance ka pa. Itong katabi natin si Jesus na siyang nagbibigay at magbibigay ng buhay, panibagong buhay. Kaya don't you fear God? Yung sabi niya. Sabi ng criminal na yon. And then sa verse 41, sabi niya, we are punished justly for we are getting what our deeds deserve. So may kita natin dito na he acknowledged the justice of his punishment. He condemned himself and proclaims Christ's innocence. So walang ginawang kasalanan si Jesus na dapat tayo ang mapaparusahan. Sabi ng criminal, tayo dapat yung deserve na maparusahan, hindi itong tao na to na wala namang ginagawang kasalanan, na wala namang ginagawang mali. So, ibig sabihin, inosente ang ating Panginoon. So, kung mapapansin po natin sa verse 41, may kita natin na there's an act of repentance. Kasi, yung criminal, kung mapapansin mo, yung criminal, aminado siya na nagkasala siya. Aminado siya na criminal siya. Actually, sa ibang magnanakaw. So, marami silang ginawang kasalanan. Kasalanan sa mata ng Panginoon, kasalanan din sa mata ng government nila that time. Pero may kita natin dyan na there's an act of repentance in this verse. Although hindi po sinabi dyan na humingi siya ng tawad kay Lord, pero yung act ng repentance, may kita natin doon. And then sa verse 42, after niyang aminin na siya ay isang makasalanan, sabi niya, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ayan. So, imagine isang criminal na nag-ask ng gusto niyang maisalba. Pero, simple yung yung pag-ask niya. Jesus, remember me. When you come into your kingdom. So, hindi siya yung, di ba ikaw naman si Jesus, isave mo ko, nagtiwala ako sa iyo, may tiwala ako sa iyo na ikaw nga si Jesus, so baba ka dyan, isave mo ko. Hindi ganun yung faith niya that time. Simple lang, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Amen. And then, sabi po sa verse 43, Jesus answered him, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Wow. Imagine yung isang criminal na yon in that moment na isave. Bago pa tuluyang malagutan ng ating Panginoon, may naisave siya sa krus. So Jesus Christ, with all grace, says the words of assurance to the repented criminal to be with him in paradise in that very moment. Amen. So, it is by the grace of God kung bakit naisave yung criminal na yun. And also us, it is by the grace of God kung bakit tayo naligtas. Amen. So, kailangan lang po natin na mag-repent, maniwala, magtiwala kay Jesus as our Lord and Savior. So this last verse 43, this is the second words of Jesus Christ. It is the words of assurance.
an assurance of salvation for those who truly repent, accept, and believes Jesus as Lord and Savior. Amen. Ang sarap po. Imagine nyo, ano, yung Lord natin sasabihin ka, okay, isasama na kita sa aking paraiso. Di ba parang sa magulang natin, okay, sige, maggaya ka na, sasama kita sa SM. Gaya ka na, isasama kita sa Japan. Parang ang sarap sa feeling, wey, kasama ako. Di ba ganun? What more pa kaya si Jesus na ang usapan dito is salvation? Binigyan tayo ng assurance na, uy, makakasama ako. In that very moment, na-save din po yung criminal na yun. So, in this verse po, hindi naman tinakal na yung criminal na yun ay follower ni Jesus. Siya ay masugid na talagang sumusunod sa Panginoon. Nakilala niya ang Panginoon, tinanggap niya at that very moment nung malapit na siyang malagutan ng hininga kasi mamamatay na sila. Pero, na-save siya ng ating Panginoon. Naniwala siya. So, si Jesus, sinave niya itong criminal na to, hindi lang dahil dun sa ginawa niya, kasi kundi sa heart, tumingin sa heart, tinignan ni Jesus yung heart ng criminal na to, kung gaano siya nag-repent, gaano siya naniniwala sa ating Panginoon. So it is an assurance of salvation for those who repent, accept, and believe Jesus is Lord and Savior. And this salvation is reality for all of us when we voice our faith. So mga kapatid, it's never too late to repent and to announce your faith in Jesus Christ. Amen. So habang may chance pa po tayo, habang hindi pa tayo nakaratay sa banig ng karamdaman, meron pa tayong chance to repent and to believe Jesus Christ as your Lord and Savior. Conclusion po. So, itong conclusion na to, para sa sarili ko. So, maaring reflection din. Maaring mag-reflect din kayo sa kanya-kanya ninyong tahanan. Ako ay may tiyak na kaligtasan. Kailangan ko lang tanggapin na ako ay makasalanan at humingi ng kapatawaran. At ipagkakatiwala ko ang aking buhay sa Panginoong Hesus na aking tagapagligtas. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Meron po akong iiwang tanong. Kung sakaling, bawian ka na ng buhay, tiyak ka ba na sa langit yung punta mo? So, ito lang po mga kasagot niyo. Si Lord. Ayan po. While you are reflecting sa kanya-kanya ninyong tahanan, habang iniisip po natin, habang nagre-repent tayo, habang hindi kilala natin ang ating Panginoon, tayo po ay aawitan ng isang awitin ng ating pong praise team. Purihin po ang kanyang salita. Thank you.
Mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her to his own home. Sige po, sandali po tayo muna namin. Hallelujah. Salamat po Diyos sa inyong salita, Panginoon, na dito, Panginoon, na pagninilay-nilayan po namin, patuloy niyo kami, Panginoon, i-bless, Panginoon, sa inyong kulitan na ito, at patuloy niyo po, Panginoon, nagbigyan niyo kami ng pangunawa, kung ano ba yung naisin-iperitin sa amin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po nito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Nakikita po natin sa talatang ito na si Jesus Christ po, kahit po siya ay nasa stage ng nasasaktan, talagang parang masakit po talaga, kasi talagang dying na siya ng time na to, di ba? Malapit at siya mamatay. Pero may kita po natin, kahit po ay siya Diyos, higid na naman bilang isang example po sa atin na mahalagahan yung mga tao na nagmamahal sa atin. Kasi that time po, di ba, parang yun nga, dying na siya. Yun nga, parang hindi niya na makakasama. Alis na po kasi siya bilang katuparan ng kanyang pagtubo sa ating mga kasalanan. Eh, parang sa atin po, parang pag tayo po'y nasaktan, na siya po nasaktan, kasi nasa katawang tao nga po siya, di ba? Naging tao po siya. Naranasan niya po magutom, at matindi po yung kinapit niya dito bago po siya mamatay. Pero gusto niya po ipakita sa atin na
i-respect at pinahalaga niyo po yung relasyon. Tayo po kasi pag nasanta po, wala tayong pakialam sa iba. Parang sarili lang natin yung mahal natin. Pero dito po si Jesus Christ, hindi niyo po ipinakita yun. Na, kaya sabi niya po dito, na nakita niya yung kanyang ina, sinabi niya, baba, ginang, ito ang iyong anak. Kaya sabi niya po sa disciple, ito, anong sabi niya doon, na disciple, then he said to the disciple, behold, your mother, ito naman ang iyong mga, ito naman ang iyong ina. Parang ituring niyo na disciple na parang ina niyo si Mary, at then si Mary, ituring yung anak ang mga disciple. Yun po na, at that time, sumunod po yung mga disciple. So, dapat po maging ganun din tayo na kapag tayo po ay nasasaktan, matututuloy pa tayo na respeto yung iba, sipin ko lang din sila. At kapag may sinabi rin po sa atin, we have to respect and nakita po natin na sumunod agad yung mga disciple. Sabi po doon. And that are, at mismong oras din po na yun, ay sinama po nila si Mary sa kanilang bahay. Diba? So, napakaganda po ng naisip parating ng Panginoon sa atin na we have to respect the other and we have to love each other and yung relasyon po natin sa bawat isa na halagahan po natin kahit po tayo ay nasasaktan, kahit po tayo ay lalo po pag gumagawa ng kalooban ng Panginoon, andun pa rin talaga yung pagsunod. Kahit po tayo nahihirapan, kailangan po rin po natin sumunod. Kasi that time po, nahihirapan din po talaga si Mary dito at nahihirapan din po yung mga disciple kasi matagal po nakasama ng mga disciple ang mga si Jesus Christ at masakit din po sa kanila na makita si Jesus Christ na dying dito. Yung lamang po, pagpalain po ng Panginoon ng kanyang salita. God bless po. Ayan, maraming salamat po Pastora Raquel sa iyong ibinahagi na ikatlong salita ng ating Panginoon habang siya ay nasa krus. Tayo naman po ngayon ay dumako sa ikaapat na salita ng ating Panginoon. Ito po ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 27 verse 46. Babasahin ko po sa inyo. And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice saying, "Eli, Eli, lema sabachthani." That is, my God, why have you forsaken me?" So, ayun po. Yun po yung ikaapat na salita ng ating Panginoon. Makikita din po natin yan sa Mark chapter 15, verse 34. Bago po natin sagutin yung tanong na yan, kung bakit ba sinabi ng Panginoon yung mga salita na yan? Bakit niya sinabi sa Diyos na bakit parang kinalimutan mo ako, Panginoon? Bakit iniwan mo ako, Panginoon? Bago natin sagutin yan, bibigyan ko po kayo ng konting introduction about sa mga verse na yan. So, sabi po dito, ito po yung verse na yan ay makikita lamang po sa Gospel of Matthew and Mark. And it was in the ninth hour, after 3 hours of darkness, that he cried out this fourth word. So, Jesus of Nazareth fulfills the messianic prophecy of the suffering servant of the Lord. Makikita po natin yung mga talata na yan, yung prophecy na yan about sa paghihirap ng ating Panginoon sa mga talata sa Isaiah chapter 53 verse 12, Mark chapter 15 verse 28, and Luke chapter 24 verse 46. So, ayun po, maidagdag po natin sa sinabi po ni Mark sa kanyang sinulat na Mark related with the horrible sense of finality na yung physical body ni Jesus Christ ay malapit na. Malapit na siya dun sa, malapit nang bumigay yung katawan ni Kristo na at any moment, Jesus will breathe his last. So in this po mga kapatid, let us see this word of Jesus. Bakit niya nga po ba nasabi ang mga salitang ito? Jesus Christ here, being in a physical form or human flesh, nakakaranas po siya ng normal na nararanasan ng tao. Ito po yung pinagdaanan niya hanggang sa krus ng Kalbaryo. Yung mga tinamo niyang pasakit sa kanya, yung mga kagupit, yung mga palo sa kanya, yung mga ginamit sa kanya para siya ay i-torture, maging yung pagpapasan niya ng
krus hanggang doon sa bundok ng Kalbaryo nga. And maging yung koronang tinik na ipinatong sa kanya, sa kanyang ulo. Lahat po yun ay it causes physical torment sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Kaya po, kung titignan po natin dito, yung expression ni Jesus Christ is in contrast dun sa first three words na ibahagi na po sa atin, which is it talks about more on forgiveness. Forgiveness sa mga tao. Yung sinabi niya po, di ba, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. So, dun sa mga unang sinabi ng Panginoon, humihingi siya ng tawad para sa mga taong nakapaligid during that time, para sa mga taong nakikita ng Panginoon na naging part ng ministry niya. Humingi siya ng kapatawaran dahil hindi nga po nila alam yung kanilang mga ginagawa, na hindi rin nila naiintindihan kung bakit nung time na nagmi-ministry si Christ, amazed na amazed sila sa mga ginagawa ni Kristo, pero during that moment, parang nakalimutan lahat ng mga tao yung mga nagawa ng Panginoon para sa kanila, na I believe one or two ng mga viewers nung time na yan sa ginawa ng pagpapasakit ng Panginoon ay isa sila sa mga nakaranas, naging saksi ng mga ginawa ng Panginoon. So, maging yung isa sa mga kriminal na kasama niya sa pagpako sa krus, di ba? Naging humble enough yung tao na yon, kaya sinabi ng Panginoon sa kanya na siya ay makakasama niya sa kaharian ng ating Panginoon. Dahil yung tao na yon ay naging mapagpakumbaba and tinanggap niya at kinilala niya ang ating Panginoon. Hindi niya ginudge, kumbaga hindi niya hinusgahan ng ating Panginoon, hindi niya tinukso na kung Diyos ka talaga, hindi po ba katulad ng sinabi ng isang kriminal. Iligtas mo ang iyong sarili at isama mo kami, di ba, sabi pa nga po nun. Pero yun, hindi po naging ganun yung response ng isang kriminal. So, mga kapatid, makikita po natin dito na yung response ng Panginoon about forgiveness dun sa mga taong nasa paligid nila, ay makikita po talaga natin kung gaano kalaki yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesus para sa sanlibutan, na dun pa lang makikita natin yung nandun pa rin yung pagkilala ng Panginoon sa ating Diyos Ama, and kinilala niya na wala siyang magagawa. Na kumbaga nandun yung chance niya na hindi niya na gawin kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Pero alam ng Panginoon yung plano niya. Alam ng ating Panginoong Jesus ang plano ng Diyos Ama para sa atin, na sa pamamagitan niya tayo ay magkakaroon ng kaligtasan, at sa paghihirap niya sa krus, magkakaroon tayo ng katubusan sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, dito po pinapatunayan na si Jesus ay bumaba dito sa langit bilang isang normal na tao. Kasi pwede naman siya sabihin natin katawang tao, pero yung kapangyarihan nandun pa rin sa kanya, diba? Mag-retain. Pero hindi. Inalis, hinubad ng Panginoon ang pagiging Diyos niya. Hinubad ng Panginoong Jesus ang kanyang pagka-Diyos, at siya ay naging isang normal na tao na nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam ng yun nga, naramdaman niya yung kalungkutan, na at that moment, naramdaman ng Panginoon na para siyang nag-iisa. Naramdaman ng Panginoon na parang iniwan siya. Parang alam niya marami siyang kasama eh. Pero nasan sila? Diba? Nasan siya? Na maging na, ang pakiramdam ng Panginoong Jesus is naramdaman niya na maging ang amang nasa langit. He feels deserted. Na bakit parang iniwan na rin ako ng Diyos amang nasa langit? Kasi dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa atin na sinalo niya yung ating mga kasalanan, during that time, tinignan siya ng ating Diyos Ama na makasalanan. Kumbaga, dahil nga tinutubos ng ating Panginoong Jesus yung kasalanan natin mga tao. Itinuring ng Diyos Ama na at that moment, makasalanan ka, parang ganun, di ba? Na hindi maaari maging kaligtasan. Hindi tayo matutubos sa kaligtasan kung hindi gagawin ng ating Diyos yon, na i-offer niya yung kanyang buhay, i-offer niya yung sarili niya para maging propitiation ng ating mga kasalanan, sa kabayaran ng ating mga kasalanan. So, ganun nga mga kapatid. Kaya nasabi ng Panginoong Jesus ko na parang bakit mo ako tinalikuran, bakit mo ako iniwan? Kasi maging yung
maging yung mga disciples na kasakasama niya, di ba, sa pang-ministry. Iniwan siya ng time na yan. Nasan siya? Nasan sila nung time na pinaparusahan pa lang yung ang Panginoon, di ba? May kakayanan sila na iligtas ang Panginoon, pero nasan sila? Natakot kasi sila sa kanilang sariling mga buhay. Natakot sila kaya sila ay tumakas at iniligtas ang kanilang mga sarili. Na sinabi din po ni Mark, to add to that loneliness, Mark added na maging ang kanyang mga mahal sa buhay, si Mary, natanaw ng Panginoon sa malayo. Kumbaga, hindi sa malapit, hindi malapit sa paanan ng ating Panginoong Jesus, hindi sa paanan ng krus, hindi doon eh. Pero sinabi na malayo, afar. Na ibig sabihin, naramdaman talaga ni Jesus Christ bilang pagiging tao na kahit yung mahal ko sa buhay, nilayuan ako. Kasi, siyempre, di ba, magiging unang response natin sa kapahamakan is pwede tayong matakot at lumayo, umiwas, di ba? Para maligtas lang tayo. So, may ganong sense siguro sila, Mary, sila, yung mga taong mahal ang Panginoon na kahit papano ay magkaroon ng distansya, pero hindi nawawala yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Ng Panginoon sa kanila. So, mga kapatid, na Jesus is all alone facing death by himself. So, di ba, mga kapatid, tayo din naman po, tayo bilang tao, normal na maramdaman natin na we too are all alone at the time of death. So, Jesus completely lives the human experience as we do. And by doing so, he frees us from the clutches of sin. Sa, dahil nga po sa ginawang ito ni Jesus, nagkaroon tayo ng katubusan sa ating mga kasalanan. Kaya wala na pong maitutulad sa buong kasaysayan ng tao sa mga pangyayaring ito, sa ginawa ng ating Panginoon na pag-ako para lang tayo ay matubos. Na sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Dahil sa mga oras pong ito, si Jesus ay na-overwhelm sa kanyang dinanas na kung saan ay he is about to engulf in the raging sea of sin. Sinabi nga din po niya sa Luke chapter 22 verse 53 na sa oras na ito, ang kadiliman ang nanalo, but it is only for a moment, sa panandalian lamang po, that the humanity of our Savior, Jesus Christ, was overwhelmed by the burden of all the sins of humanity for a moment. Sa sandaling panahon po, ang ating Panginoon ay nalunod. Nalunod siya sa kasalanan na kanyang sinalo para sa ating mga makasalanang tao. Pero, alam po kasi ng ating Panginoon ang plano ng Diyos Ama sa atin na sa pamamagitan niya, tayo ay may katubusan sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus, God's plan will be accomplished. Kaya, mga kapatid, ito po ay paalala lamang sa atin na kung minsan, we tend to question God, we tend to complain a lot, but at the end, God is reminding us of His great plan for our life. Na huwag po tayong padaig sa sandaling paghihirap na maaari nating maranasan sa mundo nito. Dahil our hope is in Jesus. He suffered for our sins that by His death we are redeemed. And this is good and pleasing to our God, our Savior. And ninanais ng Diyos na tayo ay maligtas and come to the knowledge of truth. Kaya mga kapatid, in-encourage ko lang po kayo na patuloy lang po tayo na magtiwala sa plano ng Panginoon sa atin. Huwag tayong tatalikod sa plano ng Diyos. Na yun nga, kahit sa simpleng paghihirap, 'di ba? Kahit yung tinuturing nating kahirapan, wala pa pala sa kumbaga sa kung itutumbas natin sa mga paghihirap na dinanas ng Panginoon Jesus. Walang-wala pa yung mga nararanasan natin ngayon. Kaya mga kapatid, tayo po ay wag tumuko agad-agad. Lumapit lang po tayo sa Panginoon kapag tayo po ay nahihirapan. And yun nga po mga kapatid, nawa po ay may na-impart po ako sa inyo at na-remind po tayo sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. God bless po and keep safe everyone. Thank you. Essential.
Okay, let us proceed to the fifth word of the seven last word of Jesus Christ. Sabi po dito sa John 19:28, Jesus knew that everything was now finished, and to fulfill the scriptures, He said, I am thirsty. So, purihin po ang salita ng ating Panginoon. So, dito po, the pain of Jesus Christ grew so great so that when He said, He thirsted. The Roman soldiers at the foot of His cross offered Him a brew of vinegar or sour wine mixed with myrrh as a sedative. But Jesus refused it
knowing that he had to suffer pain as a part of the picture of what sin does in our lives. Causes a lot of gruesome pain. So, sa mga oras pong ito, ano nga ba ang nais sabihin sa atin ng Panginoon? Why Jesus said, "I am thirsty." Maybe we could interpret this word simply as a part of humanity of Jesus Christ. Because Jesus Christ is a 100% God-man. Maring sa haba ng kanyang nilakbay, nilakad, pasan-pasan ang cross, siya ay nakaramdam ng matinding pagkauhaw at matinding pagkapagod. But I believe na hindi lang po ito about sa physical thirst. Jesus also thirsty na spiritual sense. So kung babalikan po natin ang story ng Samaritan woman at ni Jesus Christ sa well, si Jesus Christ po dito ay gumamit din ng physical sign to illustrate and to demonstrate sa babaeng Samaritano ang sarili niyang pangangailangan. At ang sabi dito na ni Jesus Christ, kung sino man ang iinom sa tubig na ito, which is the living water, ay hindi na muli pang mauuhaw. So this passage implies there is more than just physical thirst. Jesus thirsts for love. He thirsts for the love of his Father who has left him unaided during this dreadful hour when he must fulfill the mission all alone. And he thirsts for the love and salvation of his people, the human race, and this is us. So mga kapatid, naniniwala po ako na though si Jesus Christ ay nag-suffer physically, siya ay may nais ituro sa atin o sabihin in a spiritual aspect. Sabi po dito sa John 19:28, in order to complete, fulfill the scripture, I thirst. So all things were complete. In other words, his mission on earth fulfilled. The work he had to do on earth is now finished. But I believe Jesus Christ always the teacher. Meron po siyang nais ituro sa atin sa pamamagitan ng mga salitang ito. And this is to help us recognize our own need and the needs of others as well. Jesus was giving us one final reminder, one final plea from the cross for us to recognize what his mission was all about. One last way to help us recognize that we are all truly thirsty. One last word for us to recognize that ang pangangailangan natin for a Savior. So mga kapatid, hindi lang po para ma-recognize ang sarili nating pagkauhaw sa Panginoon, but to recognize ang pagkauhaw ng iba sa ating Panginoon. And if we were at the foot of the cross, that afternoon, at we heard Jesus Christ, our Savior, saying na nauuhaw siya, hindi po ba tayo mag-aatubili na bigyan man lamang siya ng maiinom upang maibsan ang kanyang uhaw? Yet Christ tells us that we have the opportunity to serve Him that drink every day. We have the opportunity to care for Him every day sa pamamagitan po ng pagmamalasakit at pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya po mga kapatid, napakaganda ng mensaheng ito sa cross na iniwan sa atin ng ating Panginoon. And this is to remind us na huwag nating kalimutan that there are people out there na nangangailangan din kay Jesus Christ, na nauuhaw din sa ating Panginoon. Na there are people who need love, who need time, and who need help. So mga kapatid, I believe this is the right time for us na kung tayo po ay meron pang kakilala, kamag-anak, kapamilya na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, this is the right time mga kapatid na ibahagi natin ang ating Panginoon sa kanila. Huwag po nating ipagdamot si Jesus Christ. Let us share Jesus Christ to others. Sabi po ng Panginoon sa John 15:12-13, ito po ay ang kanyang utos sa atin.
Love one another as I have loved you. Greater love has no man than this, that he laid down his life for his friend. So, mga kapatid, maraming salamat po sa pakikinig ninyo ngayong gabi. Stay safe and God bless us all. Praise God! Napakaganda po na ating narinig sa, na binigay sa atin ng ating kapatid na si Sister Jen na sa ikalimang wika ng ating Panginoon. So ngayon naman po, pakinggan natin ang ika-anim na wika ng ating Diyos nang siya ay nasa ganong sitwasyon. Ang sabi po ng John chapter 19 verse 30, "When Jesus had received the sour wine, he said, 'It is finished,' and he bowed his head and gave up his spirit." Tayo po ay manalangin sandali. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa kapangkalakasan, kapangyarihan na binigay mo sa amin na maibahagi ang iyong salita. At tunay po, O Diyos, na makita ng bawat isa ang kahalagahan ng iyong ginawa para sa amin. Tunay na ikaw ang maitaas at maparangalan sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po natin makikita yung sinabi ng Panginoon sa ika-anim na wika na natapos na niya yung kanyang task para tayo ay bigyan ng pagkakataon at bigyan ng panibagong buhay sa piling ng Diyos. Nasabi niya sa John chapter 19 verse 30, "It is finished. It is finished. It is a word of victorious accomplishment of Jesus. It is finished that he paid in full the requirements of the law. He completed the work he came to do." So nakita po natin yung katagumpayan na ipinakita ng Panginoon, na accomplish niya yung kanyang pangako sa Diyos na tayo ay bibigyan niya ng pagkakataon na magkaroon muli ng connection sa Panginoon. Nasabi nga ang lahat ng bagay na ginagawa natin ay mayroong katapusan. May umpisa at may katapusan, at nakita po natin na kung ano yung pinagdaanan ng ating Panginoon sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon para tayo ay muling makakonect sa Panginoon. Sabi nga, "It is also a cry victory for accomplishment his mission and the announcement of obedience fulfilled." Nandoon yung naranasan din ng ating Panginoon na talagang nakita niya yung katagumpayan na overcome niya yung hirap, yung takot, yung pag-aalipusta, yung pagpapahirap sa kanya. Nandoon yung kagalakan, sabi niya yung tears of joy, yung kagalakan na accomplished niya yung mission niya pa dito sa mundong ito. Na napakita rin din ng Panginoon yung kanyang pagiging masunurin sa task na ibinigay ng Panginoon. The same way with us, kailangan din po na tayo, kung may task tayo na tinanggap na ministry para sa Panginoon, we must to accomplish yung ating task na yon at mapulfilled natin yung inuutos sa atin ng Diyos. Kasi ang Panginoong Jesus ang nagbibigay po sa atin ng example kung paano natin ma-accomplish o kung paano natin na mapapagtagumpayan yung ating task para sa Lord. At sabi nga, para sa atin naman po ay we are to live with God purpose and mission in our lives. Diba tayo, kung ang Diyos nagtagumpay, so kailangan tayo din po magtagumpay doon sa purpose ng mission natin sa Panginoon, na habang tayo ay narito sa mundong ito, ipakita po natin yung purpose kung bakit tayo tinawag ng Diyos, kung bakit tayo pinili ng Diyos na maging kapartner niya sa kanyang ministry, na yung mission ng Panginoon ay patuloy nating i-gawin. Kasi ang mission ay hindi natatapos, pasalinsalin po yan. So hanggang nasalin sa atin, hanggang nasalin sa susunod na saling lahi, hanggat hindi pa nakarating ang Panginoon at hindi pa tayo binabalikan ng Diyos, nandun po yung katagumpayan na dapat na makita sa bawat isa sa atin. At ito po yung example na ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi niya, "We are to live a life of obedience like Jesus." Kailangan mamuhay tayo sa panahon natin ngayon
ng may kasamang pagsunod kung paano sinunod ng Panginoong Jesus ang kanyang mission or yung task niya na ibinigay ng Diyos Ama sa kanya para ang sangkatauhan or sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kasi kung hindi niya natapos ito, wala tayong pagkakataon, wala tayong makikitang magandang buhay para sa atin. Pero dahil natapos ng Diyos, kailangan makikita po sa atin yung pamumuhay natin na maging masunurin tayo sa kalooban ng ating Diyos. So we are to be willing to suffer to achieve God's purpose for our life. So dapat nakita rin natin o makita pa rin natin na nandun pa rin yung na pagdadaanan natin, yung suffering natin, na ma-achieve natin yung purpose ng Lord sa buhay natin, kung bakit niya tayo tinawag at pinili. So napakaganda po ng example na binigay sa atin ng Panginoon. Napakaganda na alalahanin natin na ang ginawa ng Diyos sa ating buhay o para sa atin, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin at ibinigay niya ang lahat ng alam niya na makakabuti para sa atin. So patuloy lang po tayo mga kapatid at patuloy tayong magtiwala sa Lord na kung tayo po ay may task na binigay sa atin ng Diyos, kung tayo po ay may ministry para sa Lord, magpatuloy po tayo at mapagtagumpayan natin to hanggang matanggap natin ang biyaya na inilaan sa atin ng Diyos. At ako po ay nagpapasalamat kasi ang Diyos patuloy na gumagabay sa amin at patuloy talagang binibigay na Panginoon yung kakayahan na magawa namin yung task na binigay sa amin ng Panginoon. Sama-sama po tayo at magpasalamat sa katagumpayan na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Salamat po at patuloy po na tayo ay pagpalain ng Diyos. About my
You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross upon my knees, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. No, you have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? You tore the veil, you made a way. When you said that it is done, you tore the veil, you made strength. And when the earth fails, falls from my eyes, and you stand before me, upon my knees, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. Whoa, you have overcome the grave, your glory fills the highest praise. What can separate me now? At the cross upon my knees, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. Overcome the grave, your glory fills the highest praise. What can separate me now? You tore the veil, you made you said that it is done. You tore the veil, you made a way. When you said that it is okay. Praise God. At salamat kay Pastora sa kanyang ika-anim na wika na binitawan ng ating Panginoon habang nandoon siya sa cross, nakabayubay. At sa pagkakataong ito, malapit ng kalagutan ng hininga ang ating Panginoon sa kanyang ikapitong wika. Tingnan po natin ang banal na kasulatan na record or naglagay ng account sa aklat po ng Lucas. Lucas chapter 23 verse 44 to 46. Ang sabi po ng verse 44, by this time it was noon and darkness fell across the whole land until 3 o'clock. And verse 45, the light from the sun was gone, and suddenly the thick veil hanging in the temple was torn apart. And verse 46, Father, I entrust my spirit into your hands,
And with these words, He breathed His last. Tayo po ay sandaling manalangin. Lord, salamat po ngayong gabi na minsan pa kaming iyong mga anak sa babahay at maging sa sinumang naaabot ng broadcast na ito, Panginoon. Kami po ay nakikiisa sa pag-aalala sa ginawa mo doon sa cross at ito po ang iyong huling wika doon nang kayo po ay nakabayubay sa cross, Panginoon. Lord, samahan niyo po kami ngayon sa aming pag-aalala. Gabayan niyo po ang iyong lingkod sa paghahayag ng iyong mga salita ngayong gabi, Panginoon. Samahan niyo po ako, Panginoon, as I deliver your parting words bago po kayo, bago niyo binitawan o ibinigay ang iyong buhay ng araw na iyon, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil kayo ang makapangyarihang Diyos na nagtuturo at gabay at patnubay ng bawat isa sa amin. Binabalik ko po ang papuri at pasalamat ngayong gabi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Balikan po natin ang ating pong talata sa pasimula. Dito po sa ikapitong wika ng ating Panginoon wherein sinabi niya into God's hand or sa kanyang ama ay ipinagkakatiwala niya ang kanyang Espiritu. Father, I entrust my spirit into your hands. Sa ganitong tagpo, mula tanghali hanggang alas tres ng hapon, ang sabi po ng banal na kasulatan ay dumilim ng husto ang kapaligiran sa oras na iyon, mula tanghali hanggang ikatlo ng hapon. At habang tila nawala naman ang araw dahil biglang dumilim ng oras na iyon, bigla namang ang makapal na kortina sa templo ay nahati sa gitna. Yun po yung mga pangyayari na bago sabihin o bitawan ni Lord ang kanyang buhay, bago niya ibigay ang buhay. Why? Kasi ang buhay niya ay ibinigay niya. He laid down his life. Yun po ang ibig kong sabihin. Bago niya ibigay yon ay may nangyari po doon sa templo na nirecord po ni Luke. May nangyari po sa templo na mahalaga po yan. Ha? Maunawaan din natin ang kasabay na yon kung bakit nangyari yon, kasi mahalaga yon. Kaya dito po sa ating pag-aaral na ito, ang pagkapunit or the tearing of the temple's curtain could symbolize the end of old covenant of atonement. Kasi sa panahon ni Moses, nung ibinigay yon, hanggang sa kasalukuyan na hindi pa namamatay ang ating Panginoon, ang isang tao para siya ay mapatawad ng Panginoon, meron silang atonement ceremony na kung saan nag-aalay sila ng hayop para sa kasalanan, para mawala yung kasalanan nila sa pamamagitan ng pag-alay ng hayop na yon. Ang tawag doon ay atonement o pagbabayad noon sa kasalanan. Wherein, through the animal sacrifice, ay inaalis ni Lord. Pero sa bandang huli, pinaliwanag din ng Bible na hindi naman naalis yung kasalanan na yon sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop na yon, kundi kinover lang upang ang symbol kasi noong hayop na yon at ng dugo na yon ay ang ating Panginoon, because He will be the lamb. Siya ngayon ang lamb na i-offer ngayon, kasi sa pagkakataong ito, they were celebrating Passover. At ang Passover lamb, yun din yung dahilan kung bakit ang Israel ay hindi nakaranas ng plague na pinadala ng Diyos sa Egypt. So Jesus will be the Passover lamb ngayong oras na ito na siyang inalay para sa kapatawaran, sa kabayaran ng kasalanan ng buong sanlibutan. So ito po yun. As the death of Jesus ay malapit na, nangyari yung parang hindi naman nila inaasahan ito, in a sense. Mabuti na lamang ay pinasama ng Lord sa account ni Luke na may nangyari doon sa temple. Kasi nung panahon na yon, wala naman ang mga tao sa temple. Ang kanilang atensyon ay nandoon sa Golgotha where Jesus was
And nandoon din yung dalawang magnanakaw sa tabi niya pareho. Andoon ang atensyon ng karamihan ng tao. But something significant happened inside the temple. Na yung kortina doon na nagahati doon sa templo wherein nandoon ang pagitan, nagdi-divide yon sa the holy place or the most holy place kung saan ang pwede lang pumasok doon ay high priest once a year. So yun. Ito yung kortina ang humahati doon. Biglang nabiyak yon sa gitna. Yan po ang nangyari. Habang si Jesus ay nakabayubay doon sa cross, habang siya ay naghihirap, something happened inside the temple. Na ang ibig sabihin niyan, it symbolizes the end of old covenant of atonement through animal sacrifice and the beginning of new covenant where priests would no longer be needed. Kaya wala na po tayong mga priests na ginagamit para mag-offer ng mga sacrifices. Kasi once and for all, the offering that Jesus made, ginawa niyang i-offer ang sarili niya, it is once and for all. Hindi na kailangan pang ulitin. Kasi ang sabi ng Bible, those whoever believe in Him will not perish sa judgment ng Father o ng God, but would have eternal life. Yun po yun. Ito yung simbolo ng pagbabago, ng pagpapatawad ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Kaya napunit na yon. And it also speaks of the body of Christ being broken on our behalf to make access to Him possible or to make access to God possible. Kasi noon, hindi ka basta pwedeng dumiretso kay Lord. Lalo na palagi tayong may kasalanan, hindi tayo perfect, ganun din ang mga Israelita nung panahon na yon. Kaya sabi ni Lord, bago kayo haharap sa akin, dapat meron kayong sin offering muna. Yun po yun, yung mga hayop na i-offer. Kung mahirap ka, pwede nang katanggap-tanggap ang kalapati. Yun yung mga offering na binibigay. But usually, it is a goat or a sheep na ino-offer. Ngayon, dahil sa nangyari sa ating Panginoon, ang isang kahulugan pa rin noon ay yung katawan ng ating Panginoon was broken, dinurog, and behalf para sa atin. Kaya nangyari yon, hindi pa dahil makasalanan si Jesus. Kaya nahirapan siya, why Jesus suffered, dahil marami siyang ginawang kasinungalingan o kasalanan sa ating Panginoon. It is our sins. It is our iniquities. It is our failure that made Christ be hung on that cross. Kaya siya ipinako sa cross. Kaya siya nang ngayon ay sa tagpo na ito ay naghihingalo na siya. In behalf of us, Christ's body was broken, was dinurog, hinagupit, ipinako sa cross so that we can have access, so that it would be now possible for us to access the throne of God through the offering of Jesus na binigay niya ang kanyang sarili. It literally means that the barrier between us and God or Jesus has been removed. Yun na po yun. Kaya kung tayo nananalangin ngayon, lumalapit sa Diyos, hindi na kailangan mag-offer ng hayop. Hindi na kailangan. What we are doing in the church, yung ating mga seremonya na may offering, what we are doing is just a symbol of Christ, yung ating offering, yung offering box na yon. It is that we have to offer something na mayroon tayo kasi si Christ, siya ang nagbigay sa atin ng new life, siya nagbigay ng eternity, ng eternal life sa atin. Yun ang symbol po ng when we come to the church to offer. Noon sila mag-o-offer ng hayop symbolizing Jesus. But now, we offer kung ano yung blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya mahalaga po yung we offer when we come sa ating
church kasi it symbolizes Jesus. Jesus was the offering. At hindi lang yon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang ating sarili na rin ngayon, ang ating offering, a living sacrifice sa ating Panginoon. Kaya it was made possible by Jesus offering His life for us. Yung po yung kaya napunit, yung tela o yung kortina doon na wala namang nagpunit. Wala namang taong may dalang espada para yun hatiin. It was God's power that gumawa noon. Kasi nung oras na yun, kumikilos mightily ang power ng Lord, kaya madilim yan. Ang ibang translation ay namighati ang langit, namighati ang heaven, because the only begotten Son of God ay dinagan sa kanya ang kasalanan ng buong daigdig. Kaya nga, dumating ang punto na ito, ang sabi ng Bible, the Father had abandoned His Son for a moment dahil ang Diyos natin ay holy. Hindi siya pwedeng maging malapit sa oras na yon kay Jesus na nasa kanya ang kasalanan ng buong daigdig. So ito po yung eksena natin. Kaya when Jesus shouted, "Father, I entrust my spirit into your hands." Spirit. Ganon din po yun para sa atin. Kaya ang tao, sinasabi nating patay, kasi yung kaluluwa ay humiwalay na sa kanyang lupang katawan. Ito din po ang ating Panginoon. He has entrusted His Spirit kasi He is now laying His life for us, for the salvation of mankind, that whoever believes in Him will not be judged in hell, but will have eternal life in heaven. Ano ang ibig sabihin nun? Nung sumigaw na ang ating Panginoon sa oras na iyon na nagdidilim na ang kalangitan, nagdidilim na ang halos buong kalupaan ng panahon na iyon, because the Son of God, the only begotten Son of God, ay nakadagan sa Kanya ang kasalanan ng buong sanlibutan. Pero tingnan niyo po ang kahulugan nun. It is a word of confidence. Jesus, kahit sa huling sandali ng Kanyang buhay, sa kanyang yugto ng kanyang misyon, ay ipinapakita pa rin yung confidence. Why? Sabi nga niya doon sa naunang salita, "It is finished. It is finished. I have done my part. I have done my task. It is finished." Di po ba? Kaya, sa kanyang sumunod na mga sinabi, ipinagkatiwala na niya, because this will be the last and the end. Ipinagkatiwala na niya with confidence in his heart. Sa kanyang ginawa, bagamat grabe ang kanyang pinagdaanan, hindi kakayanin ng isang ordinaryong tao ang kanyang pinagdaanan. Wala siya pong sama ng loob doon. He is confident that what he has been doing ay para sa kaluwalhatian ng Ama at para sa ikabubuti ng sangkatauhan. So yun po ang kanya. And trust. Nagtitiwala siya because he knows his Father. Because they are one. Mula in the beginning, bagamat wala silang beginning, they were together. And they acted as one, always together. Kaya sa pagkakataon na ito, ginave up na niya ang kanyang spirit. Jesus wanted to entrust His life or spirit to the Father. Gusto niya nang ipagkatiwala ang kanyang buhay sa oras na ito sa kanyang Ama. At maalala natin, kasi sinabi din ni Jesus yan nung siya ay nabubuhay pa at nangangaral, at recorded yan ni John, the Beloved, sa chapter 10 ng John, verse 18. Ang sabi niya, "No one can take my life from me. No one can take my life from me.
I lay down my life voluntarily. Yun po yun, nung sinabi niya, Father, I entrust to you my spirit. Into your hands, I entrust to you my spirit. Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo. Into thy hands, I entrust my spirit. No one can take my life from me. I lay down my life voluntarily. Why? Sabi niya, for I have the right to lay it down when I want to. Ginusto niya po yun. Na i-offer na mag-isang sacrificial offering para sa restoration, redemption ng sangkatauhan and even the whole world. Ginusto niya po yun. Kaya ang sabi niya, for I have the right to lay it down when I want to. At ito ang maganda rito. And the power to take it again. Alam niya po yun. Because he's God. He belongs to the triune God. He can have the power to take it again. Why? Sabi niya, for my Father has given me this command. Ibinigay na sa akin to ng Ama. Kaya nga, sa kanyang resurrection, sinabi rin yun. Ngayon ay binigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng kapamahalaan. All authority has been given to me. Yun po yun. Kaya si Lord, binigay niya talaga ang kanyang buhay. Then nung nabuhay siya, he take it back. Kasi he is God. Di naman siya tao lang. He is God-man. Kaya hindi pwedeng, hindi siya mamatay. He gave up his life. He gave up his spirit to the Father. Jesus laid down his life in his Father's hand. Di ba parang kung tayo nandoon, ano mararamdaman natin? Well, nang sumigaw siyang ibinigay na niya ang kanyang buhay sa kanyang, ang kanyang spirit sa kanyang Father. Di ba lungkot lalo ang mararamdaman ng naroon? Lalo na yung mga tagasunod niya, bago nangyari yan, multitudes of people ay naroon at gusto siyang makita. Pero ito ngayon, bigla nilang nakita, nakabayubay sa cross na parang pati yung mga pagkalagay sa kanya roon ay malaking kahihiyan. Nakatabi niya yung dalawang magnanakaw na para mag-ibig sabihin isa din siya o masigit pa siya doon sa mga magnanakaw na yon. What a shameful experience sa mga tagasunod niya na yung sinusunod nila. Heto, ano nangyari? At this moment, parang isipin mo, sin ang kasalanan, parang nanalo. At this moment, since sin seemed to have won, parang ano nangyari? Why this had happened to our Lord, to my Lord? And titingnan mo, mga masasamang tao yung nag-triumph. The power of evil appeared to have defeated Jesus. Parang defeated na. Kaya nga, sa eksena, sa uling eksena, yung mga lakay na si Pedro, wala na doon, di ba? Si John the Beloved na lang ang naroon. Kanyang nanay. And the women who supported Jesus. Kasi parang sa kanila, ano nangyari? Ang ganda-ganda ng mga plano at usapan, lalo na itong mga disciples na ito na sa tatlong taon ng kanilang pag-aaral kay Lord, parang palaging nagugulat sa mga nangyayari. Sinabi na ni Lord na siya ay mamamatay nga. Pero natakot din sila. Natakot din sila. Karoon sila ng... Kahit na nung kinabukasan nun, kahit sa nung linggo pa noon, ay mga nakakulong pa sila sa bahay dahil sa takot. Only the women went to the tomb. Ito yun. The powers of evil appeared to have defeated Jesus. Kung ikaw nandoon, tinitingnan mo, parang natalo tayo. Akala ko,
Siya yung ating Savior. Akala ko siya yung magpapalaya sa atin sa kalupitan ng mga Romano. Ang kamatayan, death, seemed to be the end of his mission. Hanggang doon lang pala. Hanggang doon lang pala siya. As if he has failed his task. Kung alam mo, kahit ang Diablo, sabi ng Bible, I was deceived by this stroke na ginawa ng Diyos. Kasi nga, kahit nung baby pa si Jesus, gusto na siyang patayin ng Diablo. And today, parang gusto niya mag-rejoice marahil kasi, wow, the Messiah na gustong ilagay bilang hari ng mga Hudyo ay patay na. As if Jesus has failed in his task. No, hindi po failure ang mamatay ang Messiah. Hindi failure ang mamatay si Jesus. Satan was defeated at the cross. Yun po yung sinasabi ng Bible na parang si Jesus nung siya ay nasa cross, para siyang mga warrior na pumaparada sa gitna ng tao na bit-bit ang mga bihag. Ganon ang dapat picture natin. When Jesus died on the cross, Satan was defeated kasi ang mga anak ng Diyos ay napalaya sa kasalanan, napalaya sa power ng kasalanan, napalaya doon sa hatol ng kamatayan sa impyerno. It was a glorious victory for Jesus because he paid the full requirements of the law. Kailangan sabi ng law, without the shedding of the blood, there will be no remission of sin. Pinulfill niya yon, kasi ang blood lamang niya ang pwedeng makabayad. Only the blood of Jesus set us free from the bondage of sin. Yun po yun. Kaya this is a victory. Kaya nga, mapansin natin sa mga account, bloody Jesus at tinusok pa sa tagiliran kung saan yung huling last blood niya na sumama na ang white blood because of the full payment or the full requirements of the law. Jesus must pay. Walang kulang, walang labis. He paid for all the sins of men. Akalain mo, yung kanyang kamatayan was gain for us. So we should celebrate sa ating kalagayan ngayon because somebody has offered himself to be a sacrifice for us. Yun po dapat ang kagalakan natin sa ating buhay ngayon. It should be a victorious death for Jesus, a victorious life for us, because a new life was given to us through the sacrifice that Jesus has done on the cross. He paid for all the sins of men so that I could have eternal life, so that you could have eternal life, so that the whole world who would believe in Him might have eternal life through the blood of Jesus na nagbuhos doon sa bundok ng Kalbaryo, sa Golgotha. Hallelujah! Hallelujah! Amen and amen. God bless you po and good night sa lahat po ng nakinig ngayong gabi. From darkness to light, from death into life, His grace changes everything. From broken to whole, stained to whiter than snow, His grace changes everything.
grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real, that is love born here. Forever the victory is won. He has broken the chains, He has conquered the grave. His grace changes everything. By the power of His blood, we are daughters and sons. His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no the victory is won. It is finished. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. It is finished. The victory is won. Okay, sa atin pong pagtatapos ngayong gabi, tayo po ay mananalangin. Father, in the name of Jesus, thank you for the privilege, Lord, to honor you sa aming pag-aalala sa iyong ginawa doon sa cross 2,000 taon na ang nakakaraan. Father, thank you so much
for giving your only begotten Son Jesus upang bayaran niya ang lahat ng kasalanan ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord, that through the death of Jesus, we have a new life to live on today. Patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon, maging ang mga nakikinig ngayong gabi sa streaming na ito, Panginoon. Let your grace, let your mercy, let your great love ang dumaloy ngayong gabi upang sa aming pong buhay na mayroon kami ngayon ay ilagak namin ito sa iyo. I-offer namin ito sa iyo because you have already offered your life for us. And Lord, salamat, Panginoon, na kaming mga tinawag mo mula sa madilim na buhay patungo sa maliwanag ay narito ngayong gabi. Gusto namin, Lord, na gamitin ito for your glory. Hindi lamang para sa amin po, nais po namin ngayong oras na ito, ngayong gabing ito, Panginoon. We want to offer also our life, O God, as a living sacrifice for you. Kaya samahan niyo po kami, Panginoon. Guide us, Lord, sa buhay namin ito, Panginoon. Give us wisdom sa aming mga pagdidesisyon, sa aming pong mga pananalita, Panginoon. Hayaan niyo, Lord, na ang biyaya mo, ang iyong mercy and great love ang palagi lumalabas sa aming mga bibig, Panginoon. Let there be no condemnation sa aming mga labi, Panginoon. Let there be love in our hearts, Lord. Dahil ibinigay mo ang iyong buhay because of your love to us. That habang kami po ay makasalanan, you have given your life for us. Kaya salamat po ngayong gabi, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Let your Holy Spirit continue to dwell in our hearts, Lord. Kaya anuman po ang aming kalagayan, patatagin niyo po kami, bigyan niyo po kami ng kagalakan sa paglilingkod sa inyo, anuman po ang pinagdadaanan namin. Even the whole world, ngayong panahon na ito, Lord, na we are suffering from the devastation, the effect of coronavirus, Panginoon. But still, Lord, you are in control of the whole world. Kaya salamat, Panginoon. We entrust to you our lives. We entrust to you everything in us. Dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan na aming pinagkakatiwalaan ng lahat ng aming buhay. Ito po ang dalangin namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you all. God bless you.